Nang makita nila ang bata, agad silang nagsimulang magtanong. Bata, ano ang pangalan mo? Tanong ng Raha. Pero nanatiling walang sagot itong bata. Halos lahat sila sumubok na tanungin ang bata. Pero wala pa din. Nakatitig lang ito sa kanila. Pero nung pumasok na si Goyang para ihatid ang pagkain nito, kaagad yung tumayo at itinuro si Goyang. Sabay wika nang, Ikaw ba ang babaeng anak ni Salve? Ikaw ba si Goyang? Nagulat sila dahil napakalaki ng tinig nito para sa isang bata. Sasagot na sana si Goyang nang pigilan siya ni Amalia. Huwag kang tutugon! Mapapahama ka! Uwi ka ng guru niya pero nagsalita si Tandang Lucio. Hayaan mo siya. Alam niya ang gagawin niya. Magtiwala ka lang, Amalia. Nakalimutan mo bang anak siya ni Salve? Ang dati mong guro? Ito na ang oras para malaman ang hangganan ng natutunan ng iyong mag-aaral. At hinayaan nga ni Amalia si Goyang na makipag-usap. Oo, ako si Goyang, ang anak ni Salve. Ano ang kailangan mo? Kabado si Goyang dahil alam niya sa sarili niya na hindi tao ang kaharap niya. Hindi niya din alam ang mga gagawin kung sakaling may gawin man itong di kanais-nais. Pero determinado talaga si Goyang na harapin ang anumang nilalang ang nasa loob ng katawan ng bata. Wala akong anumang masamang tangka. Narito ko para maghatid ng isang mensahe galing sa aking Panginoon. Ito ay tungkol sa iyong ina na si Salve. Wika ng nilalang na nasa katawan ng bata. Ano ang tungkol kay Mama? Magsalita ka! Nung mga oras na yon, wala pang kasanayan sa spiritual na pakikipaglaban itong si Goyang. Ang tanging kaalamang taglay niya ay ang kakayanang manggamot ng pisikal na karamdaman, kung kaya hindi niya mawari kung ano ang uunahin niya. At tumugon naman ang nilalang ng, "Hawak ng aming Panginoon ang iyong mahal na ina. Kung gusto mo siyang makitang muli, itigil mo ang ginagawa mo. Huminto ka sa pagiging alabay." Wika nito. "At bakit ko naman gagawin yon?" tanong ni Goyang. "Muli kong uulitin, alabay. Itigil mo ang pagiging alabay. Kung nais mong makita ang iyong ina na buhay." At sa isang iglap, naglaho ang bata sa harapan nilang lahat. Agad lumapit si Tandang Lucio kay Goyang. "Huwag kang papadala sa mga sinabi niya, Goyang. Lahat ng yon, pagsubok lang. Kaya tibayan mo ang loob mo." Wika ng matandang asog. "Bukas na bukas ay magpapadala ako ng mensahero sa bahay ninyo. Kaya ipanatag mo ang iyong loob." Wika naman ng Raha. Kinabukasan, lumakad ang inatasang mensahero ng Raha. Si Goyang, hindi mapalagay dahil sa narinig niya kagabi. Kaya pumunta ito sa kanyang guro, kay Amalia. "Guro, kung sakali mang totoo ang sinasabi ng bata, nais ko pong makuha ang aking ina. Nais ko po siyang iligtas." Wika nito sa guro na noonay, nakatulala lamang at nakatingin sa malayo. Huminga ito ng malalim at nagwika ng, "Alam mo bang hindi yun ang kalaban mo? Yung batang isinugo nila, isa lang yung manika. Mga manggagaway ang nagsugo sa kanya.
wika nito. Po, ano naman po ang nais mangyari ng mga manggagaway? Bakit naman nais nila akong pahintuin sa pagkaalabay? Takang tanong nito. Ang mga manggagaway, Goyang, ay ang pinakamatindi nating kalaban. Nabalitaan nila na ikaw ang babaeng nasa Tagna. Dahil sa pagdating mo, nanganib ang kanilang disposisyon. Mawawala ang kanilang katungkulan sa lipunan ng mga banyaga. Tugon nito. Ha? Ano naman ang kinalaman ng Tagna ko sa posisyon nila? Tanong ni Goyang. Dahil talagang wala itong makitang dahilan kung bakit kailangan nilang dukutin ang nanay niya. Ang iyong Tagna na magbubunga ng isang malakas na angkan ay nagdala sa kanila ng pangamba na isa sa mga magiging anak mo ang tatapos sa kanilang kapangyarihan sa lipunan ng mga banyaga dito sa ating bansa. Ito ang pinakakinatatakutan ng mga manggagaway. Bagaman may kaalaman sila sa lihim na karunungan, sila ang angkan na naging hayok sa kapangyarihan at poder. Ang tinutukoy ni Amalia ay ang kasalukuyang pinuno ng kanilang bayan na nabibilang sa angka ng manggagaway. Hinuha ng mga nakatatanda sa baryo ng Hamtik na malinang pagkaunawa ang mga ito sa propesiya kung kaya ginamit nilang pain ang ina ni Goyang. Pero lingid sa kaalaman ni Goyang na ang kanyang ina ay isang batikang babaylan na namuhay sa sibilisasyon ng mga panahong yun. Nang dumating ang mensahero, agad nila itong inusisa. Anong nakita mo sa lugar ng mga manggagaway? Naroon ba ang babaylang Salve? Agad na tanong ng Raha. Paumanhin kapunuan, pero wala po akong namataang bihag sa lugar. At sa hinuha ko po ay nakikidigma tayo sa maling pangkat. Wika ng mensahero. Anong ibig mong sabihin, mensahero? Muling tanong ng Raha. Pagdating ko sa mismong kuta ng mga ito, malugod nila akong pinapasok at iniharap sa kanilang pinuno at doon inilahad ko ang iyong nais ipahiwatig. Pero, nagtaka ang punong manggagaway dahil hindi nito alam ang tinutukoy ko at hinayaan nila akong maghalughog kahit sa pinakasulok-sulukan ng kanilang kuta. Ngunit, wala talaga doon ang babaylang Salve. Pagpapaliwanag ng mensahero. Pero biglang pumasok si Amalia at sumingit sa usapan. Isang panlilin lang. Marahil ginamitan kanila ng pambulag. Mga mapanlin lang ang mga manggagaway. Kaya nilang manipulahin ang iyong mga mata at isipan. Wika nito. Marahil tama ka. Pero hindi din lingid sa kaalaman ko ang ganoong kakayahan ng mga manggagaway. Kaya nakapaghanda ako, babaylang Amalia. Alam mo ang kakayahan ko bilang mensahero ng Hamtik. Sa ating lahat, ako ang may pinakamaraming alagang hayop at mga insektong ginagamit sa paghahatid ng mensahe. At ang mga insekto ko at mga alagang hayop ay hindi kailanman kayang tabla ng kapangyarihan ng mga manggagaway. Kung hindi ninyo na itatanong, ang mensahero ng Raha ay isang mataas na uri ng mambabarang. Ngunit pumanig ito sa kabutihan. Pero hindi kumbinsido si Amalia sa sinabi nito at agad lumabas sa kubo ang babaeng babaylan. Mahal na Raha, ano po ang maaari nating gawin? Nais ko pong makuha ang aking ina. Wika ni Goyang. At sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, biglang nagsalita ang nananahimik na si Tandang Lucio. Walang dapat ikabahala, Goyang. Maglalakbay ang ilan sa ating mga kawal at alabay upang hanapin ang kinaroroonan ng iyong ina. Kasama doon ay ang mensaherong si Salbog. Magiging mahaba ang paglalakbay na yon. At kung nais mong sumama,
pagkakataon mo nang mahasa ang galing mo at ang lahat ng natutunan mo sa aming mga guru mo. Kagaya ng lagi kong sinasabi sa iyo, hindi lamang sa apat na sulok ng puod na ito ang iyong silid-aralan. Napakalawak ng mundong ginagalawan ng mga nag-aaral ng lihim na karunungan. Kaya, ipinapayo kong sumama ka sa paghahanap ng iyong ina. Uwi ka ng matandang asog. Nanlaki ang mga mata ni Goyang sa sabik dahil ito ang talagang gusto niyang mangyari. Ginoong Salbog, kailan niyo balak umalis? Muling tanong ni Goyang. Sa lalong madaling panahon, Alabay, kaya maghanda ka na. Sumapit ang ilang linggo at tumungo na sila sa kanilang daan patungo sa napakahabang paglalakbay. Ang mga kasama ni Goyang, dalawang babaeng babaylan, dalawang asog o yung mga lalaking babaylan, at ang nakabantay sa paligid, 10 kawal ng raha at mga kasamahan ni Salbog na mga mambabarang. Konti lamang sila sa pangkat at hindi sila naglalakad sa iisang pangkat. Nakakalat sila na may pagitang 5 metro sa bawat isa sa kadahilan ng napakaraming mga lagalag na aswang sa lugar na yon, o yung tinatawag na talunanon. Ang mga talunanon ay uri ng mga engkantong maihahalin tulad sa mga aswang dahil pumapas lang sila ng mga tao at kinakain ang mga laman-loob nito. At ang kaluluwa ay isinisilid nila sa isang sisidlan na nasa kanilang tagiliran. Inaalay nila ito sa kanilang Panginoon, ang demonyo. Maliban kina Goyang at Salbog, ang iba ay nakahiwalay sa kanila. Bago kasi umalis ang pangkat, mahigpit na bili ng raha na huwag hihiwalayan si Goyang. Iniutos niya ito kay Salbog at bilang tagasunod ng raha, sinunod niya ito. Alabay, huwag kang hihiwalay sa akin at huwag ka ding magkakamaling pumuslit sa anumang pamamaraan. Magpaalam ka sa akin sa lahat ng oras. Masyadong mapanganib ang Hindi pa man natapos ang mensahero sa kanyang pagsasalita. Biglang sumigaw si Goyang ng, Manong Salbog! Bilisan mo na! Ang bagal mong maglakad! Naiiwan na tayo ng mga kasama natin, oh! Masayang wika nito habang tumatakbo papaakyat sa bundok. Napailing na lamang itong si Salbog dahil talagang napakakulit nitong si Goyang. Habang naglalakad, nagtatanong sa kanya si Goyang ng tungkol sa mga panggagamot at kung ilang taon nang nagsanay si Salbog. Nagkwento naman ang mensahero. Nagsimula akong magsanay sa edad na 16, pero ang aral na itinuro sa akin ay para sa paggawa ng masama. Nakalaban ko ang matandang asog na si Lucio at sa kasamaang palad ay nagapi niya ako. Sa halip na paslangin ay kinuha niya ako at inaruga. Nilinang niya ang kakayahan ko para gamitin sa kabutihan. At heto ako ngayon, mas makapangyarihan kesa sa pinagmulan kong angkan. Ganito ang kapangyarihang tataglayin ng isang pinili sa kanlungan ng kalikasan. Isang bagay na pinagpapasalamat ko sa babay lang si Lucio. Pagkukwento ni Salbog. Pero Manong, ano po ang mga alaga ninyo? Gano po sila kadami? Kasi ayon kay Gurong Amalia, marami daw pong alaga ang isang mambabarang. Tanong ni Goyang sa kasama habang naglalakad. Nako, napakarami.
mahirap isa-isahin. At bigla itong huminto at nakiramdam. Dito muna tayo magkakampo. Magpapalipas tayo ng gabi sa kalaparang ito. Tamang-tama ang pwesto. Napapaligiran tayo ng mga puno. Wika nito at nagpalabas siya ng iilang alaga niya at pinalipad ito sa lahat ng direksyon. Nagtaka si Goyang at hindi niya maiwasang magtanong kay Salbog. Manong, saan po ang punta ng mga alaga ninyo? Bakit kayo nagpalipad ng mga alaga? Tumago naman si Salbog. Ah, yun ba? Nagpadala ako ng mensahe sa lahat ng mga kasama nating nakakalat sa paligid. Magantay ka lang. Maya-maya andyan na ang mga yan. Yun pala ang paraan ni Salbog para maghatid ng mensahe sa lahat. Maya-maya pa ay nagdatinga na ang lahat ng mga kasama nila at nagsiga na sila ng apoy. Nakaupo lang si Goyang sa isang sulok nang lapitan siya ni Salbog. Goyang, gaano nakalalim ang napag-aralan mo sa mga guru mo? Napatingin si Goyang sa mensahero. Hindi ko masabi, Manong, kasi hindi naman talaga ako nagkaroon ng pagkakataon na subukan to eh. Ni hindi man lang ako sinubukan ni Gurong Amalia. Malungkot na wika ni Goyang. Aminado kasi siya sa sarili niya na wala pa siyang aktwal na engkwentro na ginamit niya ang kakayahan niyang itinuro sa kanya ng kanyang mga guro. Magiging mahaba ang paglalakbay na ito, Goyang, at maaari nating subukan ang kakayahan mo sa panggagamot. Dahil alam ko na ito pa lamang ang kakayahang nasa ulo mo. O siya, magpahinga ka na at maaga pa tayo bukas. Wika ni Salbog. Kinabukasan, maagang nagising si Goyang dahil sa tilaok na naman ng tandang ni Raha Balinsusay. Naman! Hanggang dito ba naman? Akala ko hindi ko na maririnig ang tilaok mo. At agad itong tumayo at akmang hahabulin ng tandang nang bigla niyang napansin na hindi niya maikilos ang kanyang mga paa. Nang hawiin niya ang kumot na nakataklob sa paa niya, nakita niya ang isang napakalaking katawan ng kung anong elemento. Malaahas ang katawan nito at laking gulat na lang niya nang biglang umangat ang ulo nito. Nanlaki ang mga mata ni Goyang dahil sa sobrang takot. Malaahas ang ulo nito na ang bunganga ay punong-puno ng matatalas na ngipin. At sa gilid ng ulo nito ay animoy mga palikpik na bumuka nung mapansin itong nakatingin na si Goyang sa kanya. Huwag kang titingin sa mga mata niya! Sigaw ni Salbog. Bigla naman yumuko si Goyang. Anong nilalang na to? Takot na tanong ni Goyang. Kalyaw ang tawag sa nilalang na yan. Makamandag ang laway niyan kaya huwag na huwag kang titingin sa mata niya dahil duduraan ka nito. Wika ni Salbog habang nakatayo lamang sa isang sulok. Alaga mo ba ito, Manong? Alisin mo na! Natatakot ako eh! Mangiyak-ngiyak na pakiusap ni Goyang. Ganyan ka ba lumaban, Goyang? Makikiusap ka sa kalaban mo? Tandaan mo na ang mga kalaban mo ay wala kang awang papatayin. Kaya hindi uubra ang pagmamakaawa mo sa kanila. Ngayon, ilabas mo mga natutunan mo sa pagsasanay mo! Wika ni Salbog. Natataranta na si Goyang dahil tuloy ang paglingkis nito sa mga binti niya. Nang wala ng ano-ano ay, may isang tinig na nagsalita mula sa isip niya. Isipin mo ang lagi kong binibilin sa'yo. Huwag takot ang pairalin. Gamitin ang isipan. Huwag ang anumang nararamdaman.
Ako ang kalikasan. Ang kalikasan ay ako. Ang tinig na narinig niya ay ang mismong tinig ng kanyang gabay na si Lindayag. Matapos sabihin ni Lindayag ang mga katagang yon, inilapat ni Goyang ang mga palad niya sa lupa at mula sa mga kamay niya, naglabasan ang mga baging na puro tinik at unti-unti itong lumapit sa nilalang na nakalingkis kay Goyang. Unti-unti naman itong kumalas. At dahil sa pagkamangha ni Salbog, lumapit na siya at pinaalis ang alaga niya bago pa ito lingkisin ang baging nagawa ni Goyang. Magaling! Alam mo naman pala ang dapat mong gawin eh. Tama nga ang ibinilin sa akin ni Tandang Lucio. Hindi ka nga basta-basta. Wika ni Salbog kay Goyang. Pero si Goyang, hindi pa din makapaniwala sa nagawa niya. Hindi niya akalain na kaya niyang manipulahin ang kalikasan sa simpleng pagsambit ng mga katagang ibinulong sa kanya ng kanyang gabay. Kasi Manong, may nagbulong sa akin eh. Mga kataga. At bigla ko na lang naisip ang mga baging. Paglapat ko ng mga palad ko sa lupa, lumabas ang mga ito. Napalingon si Salbog sa sinabi ng dalaga. Isang espiritong gabay. May tanong ko nga sa'yo. Kailan mo nakilala ang gabay na ito? Tanong ni Salbog sa dalaga. Okay, sunod ka agad natin yung 6. Napakaangas nito. Dito na magsisimula yung mga matitinding bakbakan. Yun lang, kita kit sa 6.